3, 2, 1, drop it. Hi guys! Ito naman po tayo at ang ating pangatlong vlog. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Nais ko lang ipahatid sa inyo dahil sa tagal po nating nag-video at mayroong mga nangyari at sa pagiging karamihan sa media. Ayan. At marami kasi talaga ang mga fake news ngayon na naglipa na. Ultimo yung sinasabi natin nga pinagkakatiwala ang nating network. Yung tipong hindi magiba. Yung tipong matatag na network. Yung tipong nagmamataas ang ratings ng network. Pagiging mataas nilang network, meron silang mga sinasabi sa kanilang mga slogan na huwag mambuli ng kapwa-tao. Mahalin ang kapwa-tao, maging kapuso, maging kapamilya, maging kabarkada, maging kapatid, maging kabeshi. Pero ang nangyari ngayon ay ang inyong lingkod, kaya ako biglang napavideo. Kaya ipapakita ko kung anong network yung nang bully sa akin. Diba? So, hindi pa man ako sikat pero meron ng nagbabash. Network pang malaki, diba? So, nakakapanginit ng ulo. Dahil, akalain nyo naman, nag-smule lang ako, kumanta lang ako ng perfect, tapos gagamitin nila yung picture ko dyan sa kanilang news, sa kanilang page. Napakalayo ng title para gamitin yung aking picture. Sinasabi ninyo sa slogan na wala kayong kikilingan or wala kayong tatantanan. Pero yung mga taong wala namang kinalaman or wala namang ginagawang masama sa mundo, lalo na isang OFW at nakakatulong naman sa Pilipinas. Hindi katulad ninyo na network na ginugulo ninyo ang mundo ng media, lalo nyong dinudungisan ang media dahil lang sa inyong balita pero walang katotohanan. Diba? Hindi po ako basta-bastang babanat or magsasalita na lang ng hindi ko muna napag-iisipan. Actually, nakalipas ang 2 linggo na pinag-isipan ko yan at hindi ako talagang pinatulog dahil sa post ng page nila. Diba? Ito yung ano eh, ito yung sinasabi nilang network na may puso. May puso. Pero nasaan ang kanilang puso? Hindi sana hahantong sa pagganito yung paggawa ng video kasi simula pa lang nung actually hindi ako ang naka-view ng pinost nila sa page nila. Sinend ito ng aking chuhin sa iba pang lugar, nasa ibang lugar. Siya ang nagsabi sa akin kung ano daw ang nangyayari. Bakit ganun yung post ng ganitong network? Hindi po ako nagpapa-trending or nagpapasikat dahil ako ay simpleng mamamayang Pilipino lamang. Isang OFW na nagsasakripisyo sa labas ng bansa dahil alam naman natin na
Dahil alam naman natin na mahirap ang buhay. Ang lahat po ng mga OFW dito sa ibang bansa ay talagang nagsasakripisyo alang-alang sa kinabukasan ng kanilang mga pamilya. So ngayon, dahil napanood ko or nakita ko ang screenshot na ito na pinadala ng aking tiyuhin na nanggaling din sa labas or sa ibang bansa, ako ay biglang nagulat. As in, nagulat ako na shock. Naglipa na sa online. Alam ko nagsimula muna sa online ito eh. Dahil ako ay nanonood din naman. Nanonood din ako ng mga balibalita sa TV. Pero meron akong dalawang network na malaking network na pinagbabasihan kung sino ba sa dalawa ang nagsasabi ng katotohanan or pawang mga peke. Confirm ko nga. Confirm. Confirm. Network na yon talagang walang hiya or ang tigas ng pagmumukha. Diba? Ang tigas ng pagmumukha ng admin ng page na yon na talaga namang i-post pa ang pagmumukha ko at yung picture ko gamitin nila sa balita nilang wala naman ako doon sa balita nila. Kundi ginamit nila yung picture ko as cover ng kanilang balita. Nakalagay naman doon na link na pwede kang mag-comment. So nag-email ako. Mag-email, yun, naghintay ako ng mga ilang oras. Kaso wala. Walang nag-email. Walang nag-response. Di katulad ng ibang mga online na email or email address na kapag ikaw ay mag-email sa kanila, may matatanggap ka agad na response galing sa kanila. Pero itong network na ito, walang response. Diba? Nasaan yung pagiging correspondent nila? Diba? Correspondent or pinagkakatiwalaan or wala kayong tinatantanan or whatever ang tawag sa inyo, pasintabi po sa inyo ha. Ako po yung ginagamit ninyong picture dyan sa page ninyo. Na nung makita ko itong picture ko na ito na ginamit ninyong cover dyan sa sinasabing nagsyabu daw ko no or gumagamit or leader at kumukuha ng mga tao para para dumami ang connection sa pagdodroga. Oh my god, kahit isang kagaliit na powder na walang hiya na yan, hindi ako sumusubok na yan. O ngayon, at dahil ako ay naandito sa labas ng bansa, pag uwi ko ng Pilipinas, humanda ka, isang admin ng page na yan, oo, magpapadrug test tayo. Titingnan natin kung sino sa ating dalawa ang gumamit na ng pinagbabawal na sinasabing pinagbabawal na shabu na yan or ecstasy, okay? Magigil ka eh. Kinigigil mo ko. Ipaliwanag ko lang po, dito po sa aking trabaho, isa po itong Military Force Academy Training Center na hindi ka basta-basta makakapasok dito ng sinasabi na ultimo nga lang alak dito, hindi makapasok. Yan pa kayang shabu? Adik ka ba? Ay, my God. So at dahil hindi naman sila mag-response sa aking email, so meron pa akong isang nilapitan or message na isang TV program. Isang paborito ko din siya, pinapanood. Yung hashtag KMG. Kasi yun, nag-email ako doon, wala ding response. So may sinend sa akin yung pinsan ko na moderator daw kuno ng isang organization. Doon din, sa nasabing network, so nag-message ako doon. Pero wala din naman ako natanggap na ano, kahit man lang scene mood, hindi eh. Ay, nasaan ang pagiging correspondent. So, hindi manggagalis mismo sa bunganga ko kung anong network na yan. Dahil baka mamaya, i-reverse or baliktarin nila ang mga pangyayari. Diba? Magising naman po kayo. Isa po kayong media. Isa po kayong pinapanood ng maraming tao sa Pilipinas or sa labas ng gayon din sa labas ng bansa. Sana naman lang ayusin ninyo ang pagbabalita ninyo. Or kung gusto ninyong
ilagay sa column ninyo yung picture ko, magpaalam naman po kayo sa akin. Hindi pa ako maniningil ng pera. Eh ngayon, dahil hindi kayo nagre-respond sa email ko, gumawa na ako ng video para lalo kayong sumikat. Hindi po ako nagpapasikat at hindi po ako nag-ano. Inilalabas ko lang aking saloobin para iparating sa inyo. Dahil ini-ignore yung email ko, ano magagawa ko? So wala. Siguro ang nararapat ninyong gawin in the next time, kasi parang ano na yan, parang lesson na yan sa akin mismo na ako yung viewer ninyo na hinahangaan kong network, tapos ganyan naman pala, ikaw na mismo pala ang gagamitin nila dun sa balita nila sa page nila. O, hindi man nila inilabas sa TV, dahil siguro pag nilabas sa TV, iba ka lalo ako sumikat. Hindi ko hinahangad yun, sumikat ako. Kapag kabaling ang network, wala ako sinasabi. Hanga ako doon. So alright mga kabeshi, at ayun na nga ang aking video. So kayo na po ang humusga, huwag niyo po akong ibabash dahil nandyan na po sa aking video ang proof, ang katibayan kung ano ang ginawa. So hindi po yan edited kasi nanggaling yan sa aking chuhin din na nasa ibang nag-aalala siya. So tinanong ko yung chuhin ko, so yung chuhin ko nagsabi sa akin nanggaling daw sa kapatid niya na babae sa Pilipinas naman, na nasa Pilipinas naman. So ang ginawa ko doon, tinanong ko siya kasi talagang gusto kong i-confirm kung ito ba ay edited or hindi. Kasi baka mamaya kung edited, ako pa nakakahiya, di ba? Para useless yung video na to, para saan pa ba? At dahil naman channel ko ito at kayo yung mga subscriber ko, kung gusto niyo pong i-share doon or gusto niyo ipaabot sa kanila, much better para makatulong po. Ang sabi nila, isa pa, paano makukuha yung cellphone ko? Kasi ang sabi sa column, ang sabi doon sa kanilang pagbabalita, nakuha daw yung cellphone ko, marami daw mga contact na nakuha doon. Paano makukuha ang cellphone ko? Dalawa ang cellphone ko na andito, hawak ko pa yung isa. So paano mangyayari yun? Hindi pa ako umuwi ng Pilipinas. More than 7 years na po ako dito sa Saudi na hindi pa ako nakaka-uwi ng Pilipinas. Kaya naman, yung page na yan, ito ang masasabi ko sa inyo. Gumagawa kayo ng kwento-kwento na hindi totoo. Yung kumukontrol ng page na yan ay admin or mga tauhan nila, tauhan ng network. Okay? Kung meron kayong mga katanungan, pwede nyo pong i-comment dyan sa ibaba or pwede nyo akong hanapin sa Facebook account ko. Nandyan, i-search nyo lang, Joel Orbe Makasusi. Ayan. Oh, ipapakita ko sa inyo yung mga screenshot, mga message ng chuhin ko na nag-aalala sila talaga. Talagang sobrang nakakapag-alala. Oo. At saka, syempre, dahil ako ay nagsisimula pa lang na vlogger, ano yan? Kasiraan na yan. Isang damage na yan sa buhay ko. Damage na yan sa aking career. Career. Habain pa at gusto ko lang talagang i-express or ilabas yung aking nararamdaman kasi more than 2 weeks na po ito sa aking isipan na talagang hindi ako mapakali. Hindi ko kakalimutan na mag-subscribe at i-like ang mga video ko para makatanggap po kayo ng mga update na video na i-upload ko dito sa aking channel. Ayan. Kaya salamat talaga magmula sa una kong video, sa second video, at ngayong pang third video na akaiba. Kaya, nako, napakarami nyo pa pong maaabangan sa mga video ko pag sakaling makauwi ako ng Pilipinas dahil talagang susubukan nating puntahan yung mga lugar. Mga lugar na gusto kong makita. Yung channel ko, ito yung mga video na kung ano ang nakikita ko, yun din ang ipapakita ko sa inyo. Alright! Thank you and God bless. Bye-bye! 2, 1, drop it!